Yung guys, diyan yan ay si Sunto. Salamat sa sumama at tumaki kayo. Yo, pangalawa na lang ang gabi. Ah, sa mga reality clothing, Indigo Clothing, MBM at Red Cafe. Kay Mark, nasa Dubai. Bones Malawan. Grupo sa Ibang Sumindanao. Papa Old School, New School, Botana ko na sa tanang. Ang next team, inanan ko. Tama. Ngayon yung alip nito. Pangalawa na lang gabi. Sa kanan ko, wala po na present! Grupo TSP! Nagingay para ka influence! Ito ang sagot sa iyong tanong na matagal mo na sa akin na ibinulong. Sa bawat bulong ay parang gulong na umiikot lang at sa sulod makakulong. Ito ang sagot sa iyong tanong na matagal mo na sa akin na ibinulong. Sa bawat bulong ay parang gulong na umiikot lang at sa sulod makakulong. Kinasama ko, Karaku Pride, Armas, Smars, 2G, GR0, sa grupo THB, o sa PRC Stagong, si Rick, o sa grupo niya kalitad, Katilabra, o sa DMZ Tribe, so sa ako ang... Grupo Sequence! Ano na ito kasing nabred? Ang kapaan maune akong ganahan. Pagkalamig sa aking nabuhay kung walay kalaban. Magkahiusa, kitang tanan sa dakbayan. Magkasinabot ang tanan, mga labad matambalan. Ang una-una, ang kasuko mapulihag kalipay. Mananatili sa puso ang pagiging matibay. At positibo, ang pananaw, Mindanao. Ang aking pinagmulan mula sa sentro ng Davao. Shoutout sa Lampo na to, CICC Crimes, K Records, o shoutout to them ang pink. Ano dahil? Kasi nanalo ng kwento si Gabriel. Pinili niya mauna si Influence. 2 minuto dapat, sunod sa oras. Hila ko tayo, unang banat para kay Influence. Let's go. Okay. Mag-ibis tayo. Games, GR Games. Nang malaman-laman ko, hindi ko pala ang aking makakalaban. Mas gugustuhin ko pa yata ang uminom kasi napakadali mo lang talunin. Ako yata ang pinakamalali mo na bangin kaya mahihirapan mo kong talunin. Nirespeto ko lang naman ang liga ni Boss Michael. Parang patinuin itong flip. Tap-tap na yata ako. Daon ka pa lang kaya pagpagsabayan sa'yo sa laro. Ito yung aking trip. Kayo yung mga mahilig sa underground. Ayaw niyo sa underground, di ba? Pero mas nagbubukay yata kayong katatawanan. Astig lang at matapang sa kanta. Pero sa totoong buhay, di naman kaya ang pangatawanan. Lirikalan na to. Di mo na kailangan mag-bars beat. Wala ka namang edukasyon sa buhay. Kaya malabo kang pumasar sa bar. Exception. Pero ayon pa sa banal na kasulatan. Ang pangalang Gabriel ay hango raw sa banal na sangkatauhan. Ilyen. Kaya lang paano naging santos? Baka bastos? Kasi mukhang walang neto, mukhang di tama pagkatiwalaan. At may kanta pa kayong bulat, pipi at pilip. Isang mensahe daw yun sa mga inutil na sa kalagayan. Pero sa mga pinaggagawa niyong ka-abnormalan, mas malala pa yata kayo sa mga tao may kapansanan. Alam kong napapasulat ka sa iba. Kasi ang kaalaman mo sa sariling sulatan, ganito. Utak gamunggo, sa sobrang tamad mo raw magsulat na awa ko, sinulatan ko na lamang sarili mo. Nababasa ko na estilo mo. Malamang, titirahin mo lang ang mga freestyler ko. Tinabago sa akin yun. Mindanao Flip-Top Tryouts? Siyulan niyo pa ang napiling venue, pero magkaibang lugar naman pala ang naging kampiyon. Palibhasa, di ka kasi marunong mag-freestyle. Kaya di pa nakaranas na maging kampiyon sa sarili. Nangangailangan pa ng magkapatid na kakampi para lamang maipagmamalaki. Mukhang ginaw lang kaya ata sa pagiging alisto. Kaya pwede makialisto. Ang magwawagi sa laban natin ngayon, walang iba. Si Pepito, kasi manalo to. Sinadya ba talaga ni Boss Mike na sa akin kaitapat?
o ginusto mo lang talaga na ako ang makalaban. Pero hindi pala, nararapat din sa'yo yan para magkapangalan ka naman. Bagong taon, bagong buhay. Pero kila yata walang nagbago sa'yo. May real ka pa naman sa pangalan, pero bilang anak sa iyong magulang, bakit di ka nagpakatotoo? 2019 na gab, tigilan mo na kasi ang pagbabato. Sa sobrang apats mo sa bagay na yan, pati restaurant na iyong pupuntahan sa shabu-shabu talaga gusto mo. Pwes, ako ang Korte Suprema, na may kakayahang bumusbate kayong politiko, magnanakaw kaya ka nakulong. Pero sa apat na taon na pagkakabilanggo sa wakas, nakalaya na rin tong sibong, kayawat sa Ramon. Anong pakiramdam mo ngayon? Sikat ka pa? Wala na. Naging maikli na ang iyong tagumpay. Wala ka ng hagdan na tatahakit. Sa still another ka na lamang magkakatulay. Eh, paano mo akong magugulat? Hindi ka naman type. Kaya malabo mo akong matansya. May lakas yata mo na 10 kamay. Para upakan niya mga tao mo para maalis yung nakakainis kong balat na maraming mansya. Oh, please. Tay, di mo ba napapansin, sinasabon kita? Saktong-sakto, may dala kang tubig mineral. Natural, kasi hindi ka naman talaga rapper eh. Labardiro ka! Kampiyon! Laban sa walang karangalan, takina. Mukhang may malulugi yata, Boss Mike. Parang Unitop versus SM, na nakipagsabayan ng midnight. Hindi naman sa nagmamayabang ako. Mayabang ka lang kasi, kaya niyayabangan lang din kita. Ang lakas mo manlait sa kapo mo, pero pag ikaw na ang nilait, galit na galit pag nilalait ka na. Kaya kahit ka pang maestro ka ba, isinabil ko na yung gusay mo kahit bataan mo man ako ng ika-anim. Di ko na kailangan ng paliwanag mo, G. May ispat akong gala, kaya di na ako takot sa dilim. Oh, maestro, snap, six threat, G-spot. Di mo ba napapansin, pinagsabay mo silang napat? Patunay lang kung wala silang influensya sa kanilang sarili. Wala silang lakas na loob para makapagsulat. Oh, ano na? Kaya kung meron kang naiiba, hindi bali na, tutak kakaiba naman ako sa lahat. Kaya ang salitang patas, kung may kasabay na bias, mukhang hindi yata sapat. Kaya huwag kang umasa sa home court advantage, na hindi natin tunay dito ay totoo. Pero nakakatiyak ako, nabubumurado lang siguro ang buboto pa sa'yo. Time! Yeah. Oh, unang banat para kay Sir Gabriel. Galit na galit, talsik laway pa. Yo, isang malaking katatawanan. June pa lang, dihado ka na. Yun yung intro mo ay rapping, pero ikaw yung mas nagbukang katawa-tawa sa battle yung dalawa. Kaya huwag kang magmataas, kasi nasa baba ka lang ng poster. At salamat sa nagbukas, nung pinindot ko ang doorbell. Kaya salamat, Boss Michael, sa binigay niyo na battle. Cheers ako, relax at di ko na kailangan magpaka-hustle. Kasi champion daw tong kalaban. Pero para sa akin ay easy. At siguradong GG ko sa repin Davao City. At iba repin mo ba nabo? Repin mo mukha mo. Mahilig kong mag-post ng mga selfie niya sa FB. Literal na pakitang tao. Oo, pakitang tao lang tong mahangin niya na matagal niya ng ugali. Walang silbi ang iyong hangin sa rumaragas ang buhaway. At paano ako maihiwan itong panabong? Kumapurol naman ang tare kahit wala man akong titulo sa Battle Rap Queens. Hindi mo ako mayayari. Kasi iba ang mga berso kong dala. Hindi lang basta lirikala ng karga. Kaya ibigay mo ang best mo ngayong gabi. Inflow mo talagang champion ka nga. Pero ako'y mabait rin naman. Kaso medyo may pagkatuso. Ako'y delikado pag umatake, parang sakit sa puso at wala akong pake. Kahit champion ka pa tanga. Sinabihan mo bang basic si Rabini, mas basic ka sa kanya? At anong basic? Basic yung tanga! O bumag-bumagang kong tangina! Kaya ako'y iso na sasagasa dito, kaya drugsak itong freestyler. Pagkat ang mga bar nitong champion, gagawin ko lang powder. At sinabi na sa'yo to ni Rabin. Ito'y uulitin ko na lamang na bago ka matalo sa pinakaunang battle mo sa flip top, ika'y akin ang tinapaktapakan, basahan! Ay! Tumulong nga para sa unang round doon. Tumulong nga, tumulong round para kay Lutz. Check. Round 2, round 2. Yar game, game. Sobrang haba mo mag-setup. Ang tagal matapos. Sawang-sawa ng manunod. Parang si Cardo na naging sundalo, naging
Pulis at ngayon naging barangay tanner. At pamalaman niya pa, at pamalaman niya pala na ako'y kanyang pangakalaban, sobrang excited itong si Tanga. Sabing na sabing, yan ang napapalago. Tiki mo na kasi kapanunood ng halik. At ang laban namin ni Rapping, katagal na nun. Bakit pinabalik mo ba? Naging pro ko na yung laban namin. Ba't sila pala si Sirisuhin? Alam mo naman yata basics niya? Tangang-tanga na to, bumag na to. Yes, yes. Tapos na sana yung Pasko. Busog na ako sa Netsubuena sa mga pagkain karne sa bagong taon. Pero kahit busog, mukhang kinakailangan ko ba yata kumain ngayon kasi may isang taon naghahamon. Kaya panis yung handa mo. Di na ako mabubusog niyan. Malusog na ang kaalaman ko. Kaya yung mga baho mo putahin ngayon, walang lasa kahit aking pamatikman. Palamansyan ka na lang yata. Sa mga rapper ngayon na katulad ko pala ang bagong tubo. Ikaw yung human evolution na nanggaling sa unggoy na naging tao at ngayon namumuhay bilang katutubo. Napakapeke kasi ng angas ko. Tulad ng mga ibinita dyan sa labas ng mga DVD. Kahit tatlo pa kayong magtulong-tulong sa trupa nyo, sabay-sabay ko kayong tatalunin. Elos 3! Sana nang isip-isip ka ba gumot? Sana nang isip-isip ka ba gumot kung tinanggap? Itong sigaw kung binalitan kong paniguradong hirunggap. Kaya huwag na magpanggap. Kung may kaya ka samap, kung mayaman ka, bakit kayong sa ating kahirap? Di ba na makasaklap? Ang pait malalasap. May sakit ang grupo mo, mawawala ka na samap. Kaya huwag na magpanggap. Punta parang iiyak. Kaya tayo ko sa'yo, tumigil ka na sa pag-rap. Hindi sana nag-iimo ka na lang. Kasi tingnan mo yung itsura mo, mukhang ang old school na hypebeast. Ang dami mo pang drawing sa katawan, no? Kasi nga raw tayo artist! Maging ma-edit na yung laban namin! Bravo! Di mo na kailangan magpaliyag kasi hindi ka naman nakakahasil. Paniguradong triple X 2 or 3 rounds. Itong si Mr. Ben Kevin Diesel. Para lang itong pelikula ni Nicolas Cage. You're seeking the justice. Kaya lang, napag-ipasan ka na yata ng panahon, nalik-behind ka na pala. Kaya yung shoot na mo malang swagger yung mukha na mahilig sa Ghost Fighter, ayun, nagpapag-ghostwrite na sa iba. Kaya huwag ka masyadong self-confidence. Sabi nga ni Dong Abay, walang perfecto. Kaya paano makabangon sa huling yugto kung ang tukin tong Srico, Blanco na tong Sinina Blanca, matagal ka na yatang naagnas. Pinatay mo na tong si Jay sa round 1, kaya naging larawan ko pa. Dinaig niyo pang hardcore at metal sa mga kanta niyong nakakairita? Mga boses na kapagising sa mga natutulong para mga pasyente nag-aagaw hininga? Alasiga at reklam no more! Kayo yung may mga utak kalawakan. Pero hanggang Dabaw lang pala kayang puntahan ng inyong talampakan. Nandito na tayo sa kasalukuyan. Panibagong panimula at pananaw. Kung nagkamali ka man sa pagtitig mo ngayon, pwede naman tayo magbalik tanaw. Maraming tama sa nakaraan. Pero yung tama mo ngayon, tama na. Kaya huwag niyong tularan ng adik na to. Isang bypass ka na lang, bye-bye Pinas ka. Kaya bilang respeto ko sa lahat ng mga hurano na nandito. Di ba lahat naman tayo dito na may ugaling si Supyokor, di ba? Pero hindi forget, kababayan niyo ang lumalaban, butuhan na lang kay Pasko sa dugan at sa malinig dolara ka magpapor. Yan kasi ang hirap sa atin. Mahirap lang sa buhay at makahirap pa sa desisyon. Kasi nga araw, kaibigan tunay, kahit yung mga banat nakakaumay, mas binigyan atensyon. Kaya ikaw, bago ka mapataas sa sarili mo, mag-isip-isip ka muna kung hindi ka mababa. Sisihin mo dapat ang iyong ina, ang kalikasan ko, bakit ka isinilang na hampas lupa. Hindi ako bilib sa tapang mo. Isa kang duwang pag-ipagdigma. Hindi nga ako kinalingan sa kanta nyo kasi may sakit sa tugma. Kaya Mr. Gabriel Lorendo na kinalang bilang mamagsik sa tugma na pahiya sa madla at biglang na bakla sapagkat influential na kasi ang kanyang binangga. At saka pala, mahilig ka pala mag-alaga ng isda. Yan pala ang hanap buhay mo. Buti pa yung isda sa iyong ginto. Pero ikaw na bilang tao, bakit wala kang halaga sa pamilya mo? Na baka hina ng karisma mo, panis na to, presensya ka, pasensya to. Alis na bro, sa liga, di na namin kailangan ng tulad mo. Sinabi na yan sa akin ni Boss Mike, kasi siya kakusa ko. Kaya, mapakusga na lang ang pag-uusapan. Mula binigwasay hanggang binukbukay, hindi kita kinalabay. Kaya sa liga na to, ako rin ang dahilan kung bakit sa SGR, merong ihanay! Time! Yo, pati pag-aalaga ko ng isda, pinupunan ni Mokong.
Hindi ko nga pinuna yung sota mo, mukhang katulong. At may dekada ka na sa eksena. Pero bakit napakapangit mong sumulat ng kanta? Mas nag-improve pa nga sa'yo si Scars kahit mas nauna ka pa sa kanya. At sa panabo, ikaw ang pinakabobong pandayo. Basta mag-rhyme lang yung freestyle mo kahit walang connect, nagsisigawan yung mga tao. Dispalinhado. Pero brutal ang dating grupo neto. Zorti Clan, na sa grupo namin ay malayong mahambing. Kasi naghiwa-hiwalay na silang lahat, na parang tain ng kambing. At hindi to freestyle battle, man, kaya hindi mo ako mababadibat. Kinulang sa pagiging G ang wins, kaya hindi siya makalipad. At siya lang yung nag-champion sa flip-top tryouts, hindi pwedeng ilaban sa Maynila. Kasi hanggang Bisaya lang ang kayang pick kasi ng kanyang dila. At pagdating sa acapella, napaka-bobo mong mag-deliver. Pag nag-Tagalog ka na sa battle, nagmumukha kang beginner. Oh, freestyle champion na kasauna. Maong duger ako nakabalo. Pero useless mong pagka-freestyle champion kung sa written format, dili ka kamao. At ang mag-champion sa flip-top tryouts ay hindi madali, kaya isa yung karangalan. Nandun ako nung gabi nyo, nag-isa lang naman ang malupit mag-freestyle, deserving dun. Yun ay si Game Brian ng Idapawan. Oo, tinalo mo nga si Game Boy Brian kasi nakachamba ka lang. Parang hinagisan mo siya ng chicken grenade habang yung PC niya naghang. At kahit ilang beses ka mang nag-champion, wala akong pake. Kasi ilang beses na rin akong nag-champion. Sa tagay kapag nagiinuman kami. Ay! Muling man at Brian Lewis, muli yan. Sobrang tanga itong si tanga. Nilalabanan niya pa yung si Game Boy na bata. Porkit na parihan kayo, pariho kayo ng katawan, kaya pinaglalaban mo yung kataba. O sige, freestyle lang to ha, pero hindi ito kalungte sa aking lyrics. Sinipa mo yung magiging freestyle champion ko. Doon sa flip top, palibhasa, nag-try out ka nung naging maraming taon, bakit hindi ka natanggap? Yeah, okay. Round 3. Yeah. Hindi ako masisilaw sa kasikatan. Kasi hindi ko ugali ang panglimos ng awa. Kailangan ko pangunawa. Kasi hindi biro ang mangarap. Dahil minsan, nakakapagod rin naman ang paghabol ng mga tala. Sanay na ako magpakumbaba. Sige, ako nang nasa ibaba, ikaw na yung mapagpataas na hinahangad. Pero dating ang araw na may mga ulo na yuyubo dahil sa pangangalay, sa pagtitingala at paghahangad. Kaya hindi ibig sabihin na malaki ka, ay kaya mo na akong maliitin. Magmimistulang bibid at gulayat lamang ang laban na to. Mapapanuhod ko itong higanteng madiriba, kaya sa akin to mapapaamin. Ganito ako magwala. Kaya wala akong mapapala sa katulad mong kalaban. Malasan to ang aking bait, pero pag ako ang magagalit mo sa makugali kong kamatayan, sumasalamin sa iyong katauhan. Pangarap kong lumilipad ng ating tayo ng aeroplano, pues ako ang bituin na naging pulalakaw. Puteri ako ang tamaan ka, planado, tsak, sabog ka sigurado. At pag ikaw na ay namatay, lahat ng nagawin niyo masaya. Kaya maya-maya pagkatapos, ramdam mo na ang pamamanhin. Kaya yung dalawang tropa na magkakapatid, sila pa bismol, magkadala ng tabao mo. Upang ikaw ay ihatid, kaya ano na? Ano na? Nakabuntok na lamang bayang mo, nabulabog ko pagkahinaan mo, kaya huwag kang umasta na naging lakas bantok. Dahil ako maapaw mo kausayan, di mo kayang pigilan, parang ihis na bantok. Isa ka lamang tradisyon, habang ako'y mamahiin, kaya mas madalas ako maniniwalaan. Patunay lang na underground ka rin talaga, kasi mas madalas din kitang tinatapakan ng mga ilusyon na kaisipan na may halong metafor at lirisismo. Tawag senaryo, puro invento na parang naglagay ka ng pahina sa moderno. Buhay mo'y naging moderno. Sabat na sa'yo ka ng halihan ka ng mayabas. Isa kang talimbing na pagkatao, parang si Adan na kinagat niya ang pinagbabawal ng prutas. Determinasyon mo walang lakas, kasi nilabol ka ng sistema. Sa panahon kayo, iwasan na ang maling mata, baka tama yung klema. Oo, kasi lakas mo na ay gravity. Dapat lang, kasi napakahangin mo bobo. Sa lahat ng G na kilala ko dito, ikaw lang yung G na di panalo. Kaya asintado kong si Loco. Walang matibay na pader sa ha, walang matibay na pader sa akin kahit humarap ka pa. Sa dami pa naman ng mga pinagdaanan ko, naging puso pa to, kaya wala nang kaba. Kaya ang salitang karma ay naging marka na lang sa pagkatao ko, kaya ikay mananatiling bigot. At ito'y sumpa na mamalasin ka lang sana ng tatlong beses, kaya ito'y magiging sampok.
Magmumukato ngayong dalagang matroma. Papasabugan ko ito ng tamod sa mukha hanggang sa matroma. Kaya itong si Jay ngayon ng universe, saan ko ba ito pwede unang kakantutin? Sa CR? Sa sala? Hindi! Katriuna! Kaya ako lang mismo ang masasabi. Kung di mo na kaya pang lumaban, huwag na. Para kang napatapat sa pamilyang suldig habang ikaw ay peking nagamba. Sa totoo lang, nakakaawa ka. Pero sabi naman sa atin ni Freddy, tawanan mo ang iyong problema. Pero kung nasasaktan ka na talaga, wala ka nang magagawa pa, kundi iiiyak na lang. Parang kanta ng kasada. Kasi yung skills mo, parang Rubik's cubes lang. Napakadali lang ipuzzle. Pag ako ang nagpaalis, walang mintis, paniguradong di na makabangto si Brizel. Kaya sa kasamaang palad, ayaw ko sanang babuhin kang hayop ka kahit wala ka na ditong pakilabang. Sa halip na matulog ka at nakalaga na lang ng isda, bakit dito mapanaisipang gumapang. Kaya yung pangarap ko na makachampa sa akin, yan ay aking kagustuhan, pero huli na para makapasok ka pa sa apat na sulong sapagkat pinagsirhan na kita ng pintuan. Time! Oo, mataba ako pare, pero alam mo bang payat ako dati? Sobrang lakas ko kasi mag-win, kaya pag nag-unit, grabe! At hindi lang naman ako ang tumaba, marami nga may mula nung naging presidente na si Duterte. Ha? At kahit hindi niya raw birthday, sa laban nila ni Rapping ay naghanda siya. Tarantado! Kung yun lang ang iahanda mo, huwag ka nang mag-birthday. Walang hiya ka. At ang Rapping noon ang pangalan ay walang meaning. Bakit? Ano ba ang meaning lang sa'yo? And flow means, pangina nakakabobong basahin ang spelling ng pangalan mo. At ang sabi pa ni Gago, galit daw si Rapping sa sarili kasi lumaki na lang daw siya ang hindi pa nakikita nagkakantutan ng kanyang nanay at tatay. Ano daw? Bakit? Nakita mo na bang nagkantutan ng nanay at tatay mo? Ha? Kung gano'n wala kang utang na loob na sa sarili mong nanay at tatay, pinobosohan mo. Kaya, gulpe ang aabutin sa akin itong datihan na nagpapaka-hypebeast. Sure hit ang bawat punches, parang Pac-Man na nag-practice. Puro ka lang naman freestyle. Hindi ka tunay na artist kahit hindi man pinagpala ang aking dila. Pero pagdating sa pusi, magaling ako mag-tang please. Pero ayaw mo kumpiyansa, champion ng puta. Hindi ka naman player ng Magnolia, bakit baroka? At ang pinagtataka ko lang, bakit ka ba champion yung wala ka namang bar? Puro nonsense lang naman ang pinagsasasabi mo bar. At kung susuriin nyo sa video, halatang ang mga rounds na sa battle na hindi pinag-isipan. Ganyan ba talaga ang freestyler? Kung ano ang unang pumasok sa isip, yun din ang bibitawan? Tanga! Ako'y simpleng rapper laban sa nagpapaka-hustler. Aminadong uhaw na uhaw ako sa battle, parang drunken master. Kasi habang tumatagal ako'y mas lalong hinuhubog ng panahon. Battle, drunken master, hubog. Pansin mo bang parang nagwawalwal lang ako sa laban at ikaw ang pulutan ko ngayon? Bakon! Time. Oh, yun lang kasi nga ngayon, no? Yan ay po! Pangalang laban ang kape! Influence na bang si Gabriel? Ang ingay sa pag-beses, oh! Pili na mga orado, 5-0, para kay Sir Gabriel. Mag-ingay para kay Sir Gabriel. Ito naman o. Debes! Yo, Jimon ng LS nga pala, shoutout nyo ako. 1-2, para kay Gabriel. Para kay Influence. Yo, tutong sa Malenius. 3-0 para kay Gabriel kasi maaaring kung titignan kasi maraming sinasabi si Influence pero talagang halata overtime siya sa binigay na minuto para sa ano. Pero kung ano yung sinasabi niya malulupit, mabibigat, sinusuplian din ni Gabriel ng ganun din. Tapos nagre-rebat. Tignan nyo lang sa video, malalaman nyo. Thank you.
sinasabi na to kasi si Gabriel, masimple, mas maikse, tapos 2-1, para round 1 kay Influence, tapos 2 and 3 kay Gabriel. Yun nga, mas masimple, mas malakas lang yung kumbaga sa stage presence si Influence, pero sa simple ng lines, tapos sa ganda, sa mas sumusutok. So, kay ano ako sa nakaputi. Yo, Pong Juan nga pala, Davao Hip Hop Movement, SGR, Gravity. Siyempre, Asay. Lahat ng hip-hop sa Davao, movement spot ha natin. Sa battle na yun, kay Influence at si Gabriel, sobrang lupit ng battle nila. Yun nga lang, nanaig yung pagiging masunuri ni Gabriel, si Gabriel dun sa battle na yun. Round 1, binigay ko kay Influence. Pero pagdating ng round 2 at round 3, parang paulit-ulit na yung reference niya. Puro selfie bars na kaya parang ano. Samantalang si Gab, ano, si Gabriel, simple lang yung mga rebat niya kung mapapanood niyo sa video. Pero putang ina, solid at saka ano, purong sulat talaga. Hindi siya nag-freestyle o ano. Kaya props pa din kay Influence sa battle na to. Siyempre binoto ko si Gabriel. That was good, Mac Taylor, just that those. I'm gonna die with a video coming on, coming very soon. Anyway, Influence versus Gabriel. Wala lang akong criteria, personally, kung gusto ko mo-judge. Mo-judge ko accuracy when it comes to the accurate of bars, okay? Fluency when it comes to delivering your responses. And those keys, actually, kung ano mag-judge ka ng mas though nai-impact si Influence actually. 2-1 actually ang voting na ko. Round 1 kay Influence, 2 and 3 kay Gabriel. Ano? Hibla lang sa round 1, sa round 2, bro. Taas ang tayo to. Kung i-counting mo number of punches, siguro mo lamang si Influence. Pero ang lean clarity, limpyo kayo sa round 3. That to put, mo lang eh, kung ma-overuse na nimo ang mong bars, kana na dunod na namo or kana ano lang tawag ni kana dili kayo ni mo maano siyempre nag-stutter po siya, so that's one factor. When it comes to Gabriel, limpyo lang siya, limpyo, basic clarity, it's all there. You know what they say, the less talk, less mistakes. If you overshare, dapat dai facts, dili lang you'll be going around the bush, okay? So Mac Taylor, just that is high productions, you know what I mean, happen pa si